ng pag-asa. Di't nagtatanong, kaya ko pa ba? Tubig na landas ay di nakita. Puro pagbabalat kayo at pagkakasala. Inambihin ko sa layakay tungo kay Jesus. Ako ay higpit ng yaka, aking inaang siya. Hihig ng puso sa lahat at nalalangin. Sa ngala ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po aming Diyos. Magandang umaga po at kami ay nagpapasalamat sa lahat ng biyaya na aming tinatanggap araw-araw. O Diyos Ama, sa iyong pagpapala, kami po ay lubos na nagpupuri sa iyong kadakilaan. O Jesus na aming Panginoon, samahan mo kaming muli upang makinig, mag-aral, magnilay at manalangin sa iyong mensahe na ipagkakaloob mo sa amin sa umagang ito. Tanglawan mo kami, o banal na Espiritu, na siyang bibigay liwanag upang kami ay maunawaan ang nais na iparating ng Diyos na aming Panginoong si Jesus sa aming lahat upang kami ay makatugon sa kanyang panawagan. Amen. Sa ngala ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Good morning po. Tayo po ay araw ng Lunes, October 18, 2021, at ngayon po ay kapistahan ni San Lucas. At alam po natin na si San Lucas ay isa sa mga personalidad sa Ebanghelyo, at si San Lucas din ang itinuturo ng lahat ng mga nag-aaral ng Biblia na siyang may akda ng gawa, ng libro ng gawa ng mga apostol, or yung Acts of the Apostles. After this, the Lord appointed 72 other disciples and sent them two by two ahead of him to every town and place where he himself was to go. He said to them, "The harvest is abundant, but the workers are few. So you must ask the Lord of the harvest to send workers to his harvest. Go, I am sending you like lambs among wolves. Set off without purse or bag or sandals, and do not stop to greet anyone along the way. Whatever house you enter, first bless them, saying, 'Peace to this house.' If a peaceful person lives there, the peace will rest upon him. But if not, the blessing will return to you. Stay in the house, eating and drinking whatever they give you, for the worker deserves his wages, and do not move from house to house. When they welcome you in any town, eat what they offer you. Heal the sick who are there, and tell them, 'The kingdom of God has drawn near you.' But in any town, where you are not welcome, go to the marketplace and proclaim, 'Even the dust of your town that clings to our feet, we wipe off and leave with you.'" Mga minamahal, ito po ay isang pagpapatunay na ang Diyos ng kanyang pinahayo ang kanyang mga apostol dala-dalawa, at marami siyang mga tinatawag na alituntunin na dapat sundin at dapat gawin ng kanyang mga apostol. Sinabi niya na dapat limitado yung kanyang limitado lamang ang kanilang mga dala, yung mga baon o kaya dalahin, sapagkat alam ng Diyos na pag napakarami ng dala-dala, masyado lang itong magiging sagabal sa kanilang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya kung ano lang yung kinakailangan, yun lang ang dapat nilang dalihin. At ang sabi ng Diyos, sila ay mamamalakaya pair by pair, o tinatawag na dalawa-dalawa. Bakit? Sapagkat ito ay pagpapatunay lamang na mas maganda na may kasama ka, dahil maaring ang kasama mo ay merong naiintindihan at merong masasabi na hindi mo nakukuha at nasasabi ng oras na iyon. At maaaring ikaw naman ay maaaring may mga pagkukulang sa ibang bagay
na kayang punuan ng kasama mo at siya din, ikaw rin naman ang magpupuno kung may pagkukulang siya sa ibang bagay habang kayo ay naglalakbay. So kailangan ng at least na by pair o dala-dalawa, ano po, para meron kang katuwang, may kausap ka, may kakwentuhan ka, meron kang masasabihan. Halimbawa, kung meron kang frustrations, kung meron kang mga disappointments dun sa karanasan, meron kang may magkukwento sa'yo at there would be someone to put a balance about the situation, about the feelings. So siguro dapat tingnan po natin sa ganung paraan. Ang sumunod po dito, yung sinabi ng Diyos na kapag ikaw ay nangangaral, ibigay mo ang lahat ng nais ng Diyos na dapat nilang malaman. At pag ikaw ay nangaral, dala mo sa puso mo kung sino si Jesus at ano ang Diyos. At kapag ikaw ay nagdadala ng tunay na ibig sabihin ng salita ng Diyos, ang mga tao ay maaaring tanggapin ka o ay maaaring hindi. At kung ikaw ay tinatanggap, buong puso mong ipagkaloob sa kanila ang iyong pagkatao, ang iyong isip, ang iyong puso, dahil ang ibinibigay mo ay hindi ang iyong sarili, kundi ang Panginoon sa lahat. Kaya po, sa pamamagitan po nito, ang paanyaya ng Diyos ay hindi lamang sa mga apostol o sa kanyang mga tagasunod nung siya ay nabubuhay pa sa mundo. Ang paanyaya ng Diyos ay hanggang ngayon ay ibinibigay din sa atin. At tayo rin ay may hamon na galing sa Panginoon. Tayo ay nabinyagan, tayo ay nabautismuhan, at tayo ay naglilingkod at sinasabi natin na dumadalo ng banal na misa at nakatatanggap ng sakramento sa bawat pagkakataon sa ating buhay. Ito ay isang pagkakataon na ibinibigay din ng Diyos sa atin na tayo ay kanyang tinatawag na ibahagi, mamalakaya tayo sa kapwa, dala ang ating tunay na pagmamahal, dala ang tunay na pag-ibig natin kay Jesus. At lagi nating tatandaan kung ano ang ibibigay natin at ano ang kalooban natin, mararamdaman at mararanasan at matatanggap yan ng mga taong pagbibigyan natin ng kanyang salita. Kung tayo ay isang namamalakaya ng buo ang puso natin, meron tayong kalinisan ng ating damdamin, marireceive yan ng ating pinupuntahan. Matatanggap yan ng ating pinupuntahan. At sa halip, sila din ay sila ay magkakaroon din ng tinatawag na pagpapatunay lamang na nabubuksan ang kanilang puso, ang kanilang isipan dahil sa mga mensahe na binibigay mo. Ibig sabihin, nagiging maayos at nagiging masagana ang pagdating mo sa kanila dahil dala mo si Jesus ng buong-buo. Pero meron kasi siguro tayo dapat ditong isaalang-alang ano po sa pagpapahayag ni Jesus nung kanyang binanggit ng lahat kanyang mga alagad ay mangaral at dalhin ang banal na espiritu sa kanilang puso upang maipahayag ang tunay na ibig sabihin ng pag-ibig ng Diyos. Ang meron lang siguro dapat natin kailangang intindihin dito na hindi natin pwedeng maisip o masabi kaagad na magiging tagumpay ang magtatanggumpay ang ating gagawin dahil dala natin si Jesus kung tayo mismo sa ating kalooban ay hindi naman talaga payak, hindi naman ganap at hindi buo yung ating pamamalakaya. Ano pong ibig kong sabihin? Meron po tayo kasing mga kakilala o may mga kaibigan o meron tayong mga tao na naglilingkod, namamalakaya, nagbabahagi ng salita ng Diyos. Pero mararamdaman mo sa kanilang pakikitungo, mararamdaman mo sa kanilang pananalita, may pagkakataon na hindi mo makita at hindi mo masilip man lamang kung yung kanyang mga sinasabi at kanyang mga ginagawa ay tunay nga ba na nagmumula sa Diyos. Dahil kapag tayo ay naglilingkod at pag tayo ay nagbabahagi ng ating sarili sa iba sa pamamagitan ng pagdadala ng pangalan natin
at pangalan ng Diyos sa kapwa. Minsan kasi nakakaligtaan ng taong nagdarasal o namamalakaya o nagpapahayag ng salita ng Diyos. May pagkakataon, bagamat nandun sa loob ng gawain ng simbahan, ang kanyang dinadala ay hindi ang Panginoon. Ang kanyang dinadala ay ang kanyang sarili. Paano natin masasabi na ang taong nagpapahayag ay ang dinadala ang kanyang sarili? Kapag ang isang taong ito ay gumagawa ng mga bagay na hindi kasiyasiya sa harap at paningin ng Diyos, at ginagamit ang salita ng Diyos, at ginagamit ang pagiging relihiyoso, at ginagamit ang pagiging makasimbahan upang gawin ang nais niyang gawin nang naaayon sa kanyang isipan at hindi naaayon sa isipan ng Diyos. Yan ay makikita mo sa pamamagitan ng kanilang pagpapahayag, makikita mo sa pamamagitan ng kanilang pagsasalita at sa paraan ng kanilang pakikitungo sa kapwa. Sapagkat ang tunay na naglilingkod, ang tunay na sumusunod sa biyaya ng Diyos ay laging mayroong kababaan ng loob, laging mayroong pagbibigay, laging mayroong pag-uunawa, at laging mayroong pagpapaunlak sa mga nasasakupan upang mapakinggan kung ano ang tama para sa lahat. Dahil ang tunay na ang taong naglilingkod, at kapag ang kanyang ginagawa at ang kanyang sinasabi ay dapat siya lamang ang masunod, ay dapat siya lamang ang pakinggan, at dapat siya lamang ang intindihin, hindi iyan ang nais ng Panginoon. Hindi iyan ang tunay at totoong lingkod ng Diyos. Sapagkat ang tunay at totoong lingkod ng Diyos ay dapat marunong makinig, marunong umunawa, marunong magpatawad, at marunong magbigay ng kanyang sarili para sa iba nang hindi nagmamataas, hindi nagmamagaling, at hindi nagmamayabang. Dahil kapag ang tao ay nakikita mo naglalaan ng panahon at oras sa Panginoon, subalit kapag nandyan ka na sa gawain o sa simbahan, ay makikita mo na dapat siya lamang ang sundin, siya lamang dapat ang pakinggan, at siya lamang ang dapat na may karapatan magsalita sa maraming bagay. Dapat natin pag-isipan, dapat tayong magtanong sa ating sarili. Itong tao bang ito na aking kaharap ay tunay na naglilingkod? Ito bang taong ito na aking kaharap ay tunay nga bang alagad ng Diyos? Itong tao na aking kaharap ay talaga bang nagbibigay ng kanyang concern sa mga taong kanyang nasasakupan? O baka naman kaya niya ginather, no? Why she gathered all these people? Para maipakita at maiparamdam kung kano siya kagaling, gano siya kahusay, at gano siya katalino, at gano siya kabiyasa sa salita ng Diyos. Dahil kung ganito ang magiging dahilan kung bakit tayo naglilingkod, at bakit tayo tumutugon sa panawagan ng Diyos, at bakit tayo gumagawa ng mga samahan o sumasama sa mga samahan upang maiparamdam natin sa kanila na ako ang magaling, ako ang mahusay, ako ang dapat sundin, ako ang dapat ninyong pakinggan dahil alam ko ang Biblia, alam ko ang tama at sumunod kayo. Hindi yan, hindi po ganyan ang nais ng Panginoon. Dahil mismo ang Diyos, ang lahat ng mahihirap, ang lahat ng nagkakasala, pinakikinggan niya. Ang kahit na yung babaeng balo na wala nang ikakaya, sa halip na hayaan niyang tulog sa insya ng mga parisyo dahil wini-welcome niya yung balo, anong ginawa niya? Itinaas niya ang kalidad at katangian ng babaeng ito sapagkat may ginagawa ang babaeng ito sa harap niya. Pinupunasan mabangong langis ang kanyang paa, lumuha, hinugasan, hinalikan ang kanyang paa at dinampian ang kanyang paa ng buhok ng babaeng balong ito. Sa halip na kanya itong palayasin o paalisin, itinaas niya ang kalidad sapagkat nakikita niya sa babaeng ito ang tunay na ibig sabihin ng pagiging lingkod at kababaan ng loob. Kaya hindi niya binastos, hindi niya ininsulto, hindi niya pinagsalitaan ng masama, sa halip inakap niya, tinanggap niya, itinaas niya at pinatawad niya sa pagkakasala.
Anong ibig sabihin po? Ang tunay na sumusunod kay Jesus ay gagawin at pipilitin sumunod sa yapak ng Panginoon upang yakapin ang mga may hirap, yakapin at tanggapin ang mga walang alam, ang hindi matatalino, ang mga tao na nagnanais na maglingkod sa Diyos. Yun po ang dapat nating tignan. Ang tunay na sumusunod sa yapak ng Diyos at naglilingkod ay hindi dapat basta-basta magbibitaw lamang ng mga salitang hindi maganda na makasasakit sa kapwa. Dahil kung ito ay ginagawa natin sa gitna ng ating pagiging lingkod, pag-isipan po natin kung saan tayo nakalugar. Pag-isipan po natin kung ano nga ba talaga ang mensahe ng Diyos sa atin. Kung tayo ba ay nararapat na maging lingkod at magbahagi ng kanyang salita, ng kanyang mga gawa, samantalang sa gitna ng ating pagbabahagi ay nandoon ang ating pagdusta sa kapwa. Naroon sa atin yung pagsasalita ng masakit, ng hindi tama, ng hindi naaayon sa kapwa. Ano pong ibig sabihin nito? Baka meron tayong dapat na tignan at pagnilayan at ayusin sa ating sarili. Dahil ang taong naglilingkod, ang taong nagbabahagi, kung ang daladala mo ay iyong sarili, ang iyong husay, ang iyong talino at ang iyong pagiging maalam sa maraming bagay at hindi mo naman nakikita ang kahinaan ng iba, sa halip na sila ay palakasin, ay lalong bumabagsak ang kanilang kalooban dahil sa mga pangit o hindi magandang salita na ibinabato mo sa kanila. Hindi kailanman ito matatawag ng isang pagiging ganap at tunay na lingkod. Sapagkat ang tunay na lingkod ay may kababaan ng loob, ang tunay na lingkod ay ibinibigay ang ligaya, ang saya ng buong buo sa kapwa para at pag nakita mo silang masaya at bumabalik at inaakay, naaakay mo sila sa iyo, papunta kay Kristo, yan ang tunay na naglilingkod. Sapagkat dapat nating buksan ang ating sarili, ang ating pagkatao, sa ganang makakatulong tayo sa iba. Hindi makasasakit, hindi makaiinsulto, hindi tayo dapat maging daan upang ang iba ay umalis sa paglilingkod. Hindi tayo dapat ang maging daan upang ang iba ay mawala sa paningin ng Diyos at mawala sa buntun ng tupa na inaalagaan ng Diyos. Dahil kung tayo ay magiging daan upang sila ay mawala sa bunto ng inaalagaan ng Diyos, hindi tayo tunay na lingkod. Hindi tayo tunay na nagmamahal sa ating kapwa at sa Diyos. Kasi madaling sabihin ang pagmamahal sa Diyos. Pero ito ay dapat nagkakaroon ng kasabay na pagpapahayag ng pagmamahal sa kapwa. Mahal ko ang Diyos, mamahalin ko ang aking kapwa. Inuunawa ng Diyos ang lahat nung makasalanan, nung siya'y nabubuhay, uunawain ko rin dapat ang lahat ng taong nagkakasala at nagkakamali. Ito po sana ang dapat nating tignan kung tayo ay tunay na naglilingkod sa Diyos. At merong warning na sinabi ang Panginoon dito. Sabi niya sa kanyang 12 alagad, "Go, I am sending you like lambs among wolves." Anong ibig sabihin nun? Manatili tayong mababa, manatili tayong mapagpakumbaba, manatili tayong tahimik at manatili tayong naglalaan ng ating sarili, ng ating puso at ng ating oras kung papaano tayo huhubugin ng Diyos. Ibig sabihin, napakaraming wolves, napakaraming taong mahuhusay, napakaraming taong matatalino, napakaraming tao na magagaling dito sa mundo. No, pagdating sa Biblia, pagdating sa pag-aaral, sa lahat-lahat. Pero kung ikaw ay alam mo na ikaw ay tunay na nananampalataya sa Panginoon at kahit ikaw ay may alam at gusto mong magbahagi sa iba, dapat mapanatili mo sa iyo sa sariling sarili ang kababaan ng loob, mapanatili mo sa iyong sarili ang kabukasan ng iyong puso upang mapakinggan mo ko ang nais ng mga, mapakinggan mo ang nais sabihin ng iyong mga inaakay sa ating Panginoon. Ang dapat nananatili sa atin yung
kabukasan ng kalooban. At kung tayo, halimbawa bilang tunay na naglilingkod at tayo ay nagkaroon ng pagkakamali, nagkaroon tayo ng tinatawag na kahinaan sa oras na iyon, dapat ang tunay na lingkod, ang tunay na alagad ng Diyos ay dapat matuto at nagkukusa na kahit na ito ay mas mababa sa kanya, kahit ang mga taong ito ay walang pinag-aralan at hindi abot ang kanyang husay at galing. Pero kung ang taong ito na mahusay at matalino, ay alam niya, nakita niya na nagkamali siya at hindi siya naintindihan ng kanyang mga inaakay, dapat sa kanya magsimula ang kababaan ng loob na humingi ng tawad, humingi ng pasensya at ipaliwanag ng maayos dito sa kanyang mga inaakay o mga taong ito na kanyang binibigyan ng pagpapalaganap ng salita ng Diyos upang maintindihan ng mga taong ito ang kung ano ang nais ng iprating. Saganang sila ay inaangat ko o inaangat ng taong mahusay at naglilingkod kaysa yung sila ay lalong aapakan at lalong ibabagsak dahil hindi nagugustuhan ng taong mahusay o matalino yung ginagawa o ginawa ng kanyang mga nasasakupan. Dahil ang tunay na naglilingkod sa halip na ipagmalaki at ipagyabang ang kanyang husay at galing sa kapwa, hindi dapat ganoon ang mas nararapat. Dahil ako ang mahusay, ako ang magaling, ako ang may alam sa Biblia, ay dapat mas lalo ko pang ipaliwanag sa kanila nang maiintindihan nila sa kanilang level kung sino at ano ang Diyos at kung gaano sila kamahal ng Panginoon. At yun ay dapat magsimula sa akin kung ako ay isang alagad ng Diyos. Hindi dapat sa akin magmula ang salitang pag-insulto, hindi dapat sa akin magsimula ang salitang pagyapak o pagyurak sa kakayahan ng iba. Hindi dapat ako bilang isang mahusay at magaling at lingkod ng Diyos ang dapat pagmumula ng sinusukat ko, susukatin ko ang kakayahan ng aking kapwa, susukatin ko ang talino at galing ng aking kapwa, na kahit may pagkakataon na alam mo na meron kang kasama na mas mahusay sa iyo, pero sa halip na ito ay iyong pasalamatan, sa halip na ito ay ikaw ay maging matuwa dahil meron kang katuwang o kasama na naglilingkod upang makaakay sa iba, ikaw pa ang nagiging daan para masira, ikaw pa ang nagiging daan upang masaktan ang mga taong tumutulong sa iyo, ang mga taong umaakay, na kasama mong umaakay sa mga tao. Dahil nga sabi nga dito, Jesus sends out the 72, 2x2. Dapat dalawa kayong mag-aakay, dapat dalawa kayong magkatuwang, magkakasama, na akayin ang mga taong ito na iyong nasasakupan. Hindi dapat yung kayo ang may alam, kayo ang nakababatid ng tama, pero ikaw mismo ay nagiging daan upang mawala ang moral at mawala yung tiwala ng taong kasama mo sa kanyang sarili dahil sa mga binibitawan mong salita, dahil sa mga hindi magagandang na nagmumula sa iyong bibig. Hindi po dapat ganun. Ang tunay pong lingkod, mga minamahal kong mga kaibigan, ay kaagapay mo na umaakay sa iba. Na maaaring may nagagawa siya na hindi mo alam, na hindi mo kaya, kaya siya nandyan sa tabi mo upang punuan ang maaaring pagkukulang mo. At ang taong na nasa tabi mo ay may nagagawa rin naman at hindi rin kayang gawin na pupunuan ng kasama niya sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ganun po dapat, mga minamahal ko pong mga kapatid, bilang lingkod. Wag po, ang paglilingkod po sa Panginoon ay hindi kompetisyon. Ang paglilingkod po sa Panginoon ay hindi pagalingan, hindi pahusayan kung sino ang mas magaling, kung sino ang pari, kung sino yung nagsimula, kung sino yung nagtatag. Hindi doon po tinitignan ang tunay na paglilingkod. Ang tunay na paglilingkuran ay hindi dapat sukatin at hindi dapat pagbasihan kung sino yung nag-aral kaysa sa hindi,
kung sino yung mas matalino kaysa sa hindi, kung sino yung mas banal, kung sino yung mas alam ang Biblia at ang batas, hindi po yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan po sa tunay na paglingkod ay yung malayang pagbabahaginan upang yung alam ko ay matutunan ng iba at yung hindi ko alam ay marinig ko sa kanila. Sapagkat anumang hina, anumang liit, anumang baba ng pagkatao, mayroon pa rin niyang maiko-contribute, mayroon pa rin niyang maibibigay na hindi ko kayang gawin, bagamat ako ay mas maraming alam. Kung kaya sa Panginoon at sa paglilingkod, gaya ng sinasabi ni Jesus, ang dapat na mamutawi sa atin ay yung malayang pagbibigayan at pagbabahaginan patungkol sa biyaya at pagpapala na binibigay ng Diyos. Yun po sana ang tignan natin. Hindi dapat magkaroon ng puwang ang pagsasalita ng masakit sa kapwa. Hindi dapat magkaroon ng puwang ang parabang lumalabas na naiinsulto ang iba. Hindi dapat magkaroon ng puwang na nakakaroon ng tinatawag na ipinalalabas doon sa sitwasyon na mas magaling yung isa kaysa sa isa, na mas may karapatan yung isa kaysa doon sa isa. Hindi dapat po ganun, sapagkat lahat tayo ay nagnanais makarating sa Panginoon. Dapat lahat tayo ay sabay-sabay, kapit kamay, akay-akay ang bawat isa patungo sa Diyos. Hindi yung tipong nauuna ako, nandun kayo sa likod. O nauuna sila, naroon ako sa likod. Hindi po. Ang tunay na nagnanais maglingkod sa Panginoon, ang tunay na naglilingkod sa Diyos, ay umaakay. Ano po? Kasabay ng taong itong naglalakad yung kanyang mga inaakay. At hindi siya laging nauuna. At hindi naman siya laging nasa likod. May pagkakataon dapat lagi na siya ay kasabay, dahil ang tunay na pagmamahal at pag-ibig mula sa Diyos ay inaakay ang bawat isa. Hindi iniinsulto, hindi pinagsasalitaan ng masama, hindi nagiging makasarili na lamang ang iniisip, at hindi dapat nagpapadala sa bugso ng damdamin, hindi nagpapadala sa bugso ng kung ano man ang iniisip, na hindi man lamang isinasaalang-alang ang magiging damdamin ng pagkakataon na yon ng mga taong makaririnig at na kanyang nasasakupan. Tandaan po natin, tayo ay lingkod upang makapag-akay sa Diyos. Hindi tayo naging lingkod upang mawala ang mga taong nagnanais maglingkod sa Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng biyaya. Turuan mo po kami, Panginoon, lagi na sana kami ay makaakay ng naayon sa iyong kagustuhan. Na sana po ang aming pagiging lingkod mo ay dala namin ang kababaan ng loob. Dala namin ang ligaya, liwanag, ang tuwa sa aming puso at kagalakan na maibahagi namin sa iba ang iyong mensahe. At dala-dala namin ikaw, Panginoon, at hindi ang aming sarili. Amen. Sa Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ano man ang ginagawa mo ngayon, nasaan ka man, lagi mong tatandaan, mahal ka ng Diyos.
hindi kanya bibitawan at hindi kanya iiwanan. Manampalataya ka lamang. Anumang hirap na iyong nararanasan, anumang problema na iyong kinakaharap, manalig ka sa Panginoon, ibibigay niya yan sa iyo. Yan ay kanyang bibigyan ng solusyon. Susolusyonan niya yan at ikaw ay lalo pa niyang pagpapalain. Huwag ka lang bibitaw. Huwag ka lang mawawala. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay nasa tabi mo, nasa harap mo, nasa puso mo. Manampalataya ka lang. Pagpalain ka.